Yun, isang magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to another online bet and greet. So before we start, I would like to introduce myself. My name is Ajimir from the Startup Local and I'll be your host moderator for this episode. So actually every episode naman ako yung makakasama nyo, pero for this episode, it's an online bet and greet. So most likely may idea na kayo kung anong pag-uusapan natin ngayon. So but before we start nga, please don't forget to share this on your walls, Facebook page nyo. Kung meron yung Facebook page, share nyo rin. And if you have Facebook groups na allowed yung mga ganito, pwede nyo siyang i-share. Kasi medyo maganda and interesting yung topic natin. So I know most of you meron ng idea kung anong pag-uusapan natin this afternoon. Kasi ito lang yung part 2 nung napag-uusapan natin last week. Kasi last week, napag-usapan natin tungkol sa ad keeping. So may nakausap tayong representative ng isang grupo na nag-aalaga pala ng mga ads as pets. So that's something new. So medyo maganda, hindi sa medyo, as in maganda yung naging result ng topic natin last week. So maraming interesado and we're giving another part 2 para at least mapag-usapan natin kung paano nyo maumpisahan magkaroon ng ant colony. And but before we start nga talaga, kayo na po sinasabi yun. Kung bago kayo sa page namin, please don't forget to like our page and click see first or yung favorites para updated kayo sa mga latest uploads namin. And dun sa mga followers namin, sobrang thank you. For the first viewers natin right now, nasa 11 plus na rin kayo o 10 plus. Please share nyo muna sa mga page nyo to and Facebook walls and groups. Tapos, thank you very much sa support nyo po. And gusto ko lang rin i-promote yung gusto ko humingi ng tulong sa mga viewers natin to help us reach at least 10,000 likes, Facebook likes or followers at the end of June sana. The reason why we wanted to reach 10,000 followers para at least every programs and activities natin and collaboration with different groups, brands and startups or micro-entrepreneurs is mas malaki yung reach natin o mas malaki yung reach nila. Kasi this will help them, us, micro-entrepreneurs, para mas maging healthy yung mga activities natin at mas maging maganda yung mga resulta. So kung paano kayo makakatulong sa pag-reach ng Facebook likes natin. If familiar kayo sa invite friends to like this page na option, gawin nyo po yun. Ngayon, kung hindi po kayo familiar, search nyo yung The Startup Local. Then, sa browse nyo po dun sa part ng community. Click nyo yung community. Then, meron dun button na invite friends to like this page. So, click nyo po yun. Lalabas lahat ng listahan ng friends nyo. Then, click nyo yung lahat ng friends nyo. Then, send to all. And from that way, makaka-receive sila ng notification, may ini-invite mo silang i-like yung page natin. So it's up to them na kung ila-like nila or tingin nila interesado sila sa Facebook page natin. Pero that will help us. And we also have workshop ng embroidery. Naka-post rin niya sa Facebook page natin. Actually, naka-pin siya ngayon. So it's a ribbon embroidery workshop courtesy of TSC Bag. So partner rin natin yan, crafter yan. So naging na-feature na natin yan before. So kung interesado kayong matuto ng bagong hobby, pwede kayong mag-register sa link na nandun sa post namin para ma-schedule kayo kung kailan kayo available o kung kailan may open. Then this coming June 21, it's Father's Day kasi. So I hope, I know some of you are planning something, surprise or gift sa mga parents nyo, sa father nyo, or even to someone special sa inyo. Sana makonsider nyo yung mga startup members natin. Nakapost halos lahat yan, yung mga startups and micro-entrepreneurs sa page namin. So, browse nyo lang yan, especially yung mga post na mayroong #StartTheBayan yan. Kaya sila yung mga featured startups and micro-entrepreneurs natin and crafters natin sa page natin. So, buying from them means a lot para at least ma-survive nila itong pandemic natin. So, some of it na mga idea for Father's Day gift was caricatures, mga embroidery, mga polymer clays, and even food.
Meron tayo dyan, we also have mga short orders ng pagkain, nandiyan lang rin. So, browse nyo yung page namin. So, para makapili kayo ng anong best gift for your father on June 21, yung Father's Day natin. And, yun nga pala, it's June 12, it's Happy Independence Day. So, yes, malaya tayo, pero technically hindi tayo malaya ngayon kasi nga nasa GCQ tayo and yung iba nasa ECQ pa. So, ingat pa rin. And remind ko lang guys, if you have questions about the topic, please don't hesitate to comment yung questions nyo para ma-flash natin sa screen yan, para mapag-usapan rin natin. It might bless rin ni Sir Franz yung mga questions nyo kasi I know this is very interesting. And last week, yung nag-usap tayo tungkol dito, sobrang flooded yung questions. So, I know most of you are really interested with the topic. So, ipapasok ko na sa screen si Sir Franz. So, but before go in, proceed tayo sa ganun, again, please don't forget to share this on your wall po. And Facebook pages kung meron kayo, and Facebook groups para masamahan tayo ng mga friends nyo. Then, since most of you are familiar with our guest this afternoon, mag-join na kayo sa Facebook group nila. It's Antkeeping Community-Philippines para at least mas maging familiar kayo sa Antkeeping. And please don't forget to like their page rin. It's Antkeeping Community-Philippines. So, ayun. Without further ado, let's please welcome Sir Franz. Yun, Sir Franz. Hello sir, good afternoon. Ayun. So, ayun sir, before we start ng presentation niyo, kasi I know naghanda ka ng presentation about the topic, yes, right? Yes. This afternoon, yun yung how to catch a queen and start your ant colony. So, yes. From last week sir, after nung presentation natin or after nung feature natin with online petting week, kamusta yung ant-keeping community? Ayun, maraming reports na nakakahuli na sila ng ng mga queens nila kasi nga medyo nakaluwag-luwag na yung yung paglabas ng bahay ng mga tao ngayon. Kamusta naman yung members niyo sir sa Facebook groups niyo? May mga new members ba? Oh, may mga new members naman after nung last na session. Okay. Ngayon sir, tawag dito, kamusta naman yung sa part nyo kasi last time, sabi mo nga kanina, na-mention mo, may mga iba ng members na nakakahuli na ng queen. Ikaw sa part mo, nakakahuli ka na ba ngayon o ganun pa rin? O, minahuli ako nung isang araw lang. So nakakalabas ka na ngayon? Oo. Tempohan ko lang na umaga, na gumagala siya. Ah, okay. So, nahuli ko siya. Baka may gusto kong batiin, sir, ha? Bago tayo mag-start? Ito, actually, ito siya, Anong species yan, sir? Ito ay, Asian weaver ant. Yung nasa puno, yung nasa puno na langgam. Kulay red. Ito yung queen niya, eh. Ay, hindi siya. Ay, yung pula ba yan, sir? Oo. Anyway, dun sa mga viewers natin ngayon, kung antkeeper na kayo, comment nyo yan, antkeeper na kayo. Ngayon, kung mag-build pa lang kayo ng colony nyo, comment nyo rin para at least ma-acknowledge namin kayo dito sa episode natin. So, Sir Franz, nag-prepare siya ng presentation about our topic right now. So, mag-start na tayo, sir, no? Okay, sige. Okay, so nung nakaraang session, napag-usapan natin na how complex yung life cycle ng ants. So that's it is also the key on how to catch them kasi if you understand their behavior, if you understand their biology, you would know how paano sila nag-a-act. So ayun, sa loob ng isang ant colony, so usually meron doon isang queen
So si Queen, ayan, nasa slides. Focus niya is reproduction lang. So mag-egg lang ng mag-egg ng mag-egg. Hindi siya lumalabas ng colony. Tapos merong nag-aanak siya ng mga workers, tapos sila yung ano, sila yung nagpo-forage sa labas, sila yung nag-gather ng food, yung nag-aayos ng nest, tsaka naglilinis at nagpapakain sa mga queens, tsaka sa mga youngs nila. Then occasionally, si queen nagpo-produce ng mga alates, yun yung mga may pakpak na individual dun sa colony nila. Sa mga alates natin, meron tayong ano, meron tayong female, tsaka meron tayong male na alate. So, next slide, sir. Yeah. Next. Ayan. So, makikita nyo dyan, January to December. So, January to December, si Queen, produce lang siya ng produce ng alates. Pero pagdating ng April to July, nagpo-produce na yan ng ano, nagpo-produce na sila ng mga alates nila, yung mga females at saka male. So, ang usually ng nuptial flight, ang nuptial flight ay nangyayari tuwing May at June, which is yan yung time na dapat inaabangan nyo. By April, nagpe-prepare pa lang sila niyan. So, kaya kapag tag-araw, sabi nila, di ba, nag-i-impok, tabi. Nagkatabi ng foods yung ants para sa tag-ulan. Hindi talaga. Kaya sila malakas mag-forage kapag summer dahil ano, nagpo-produce sila ng ano, ng mga alates. So makikita nyo naman, mas malalaki yung mga alates. So mas malaki yung demand ng ano nila, ng pagkain nila. So kaya kailangan extra effort sila sa summer mag-gather ng food. So, yun, ang nuptial flight, mangyayari yan kadalasan, ayun, May to June. So, once a year lang yan, kasi ang mga ants, majority ng mga ants ay univoltine. So, it means isang beses lang sila magre-reproduce sa isang taon. So, may ibang species din na ano, na nagre-reproduce, hindi lang once a year, but multiple times. Pero ang nuptial flight kadalasan nangyayari yan range ng May to December. So yan kasi yung ano, yung rainy season, malambot pa yung lupa niyan eh. So ayun, isa yun sa ano kailangan nila sa nuptial flight. So next, sir. Ayun, so para ano, para makapagsimula ka ng ano, ng ant colony mo, so you need to know kung ano yung difference ni ano, ni queen tsaka ni worker. So ayun, sir, ikaw, sir, kita nyo naman, sir, kung ano, kung pualin dyan yung queen, di ba? So sila yung ano, yung mga bigger members nila. Next. Ayan, sir, na-identify nyo naman ba kung alin yung queen? Oo, yung bigger pa rin. Next, sir. Diyan, sir, alin dyan ang queen? Yung bigger pa rin. So, yung isa na nasa upper part, siya yung ano, yung major na worker. So, malaking version sa ng worker. Iba yung ano niya. Iba yung role naman niya sa maliit na worker. So, minsan napagkakamalan sila na queens kasi nga, malaki. Medyo malalaki sila. So, next, sir. So, ayan, sir. Nakikita niyo ba kung nasaan yung queen? Pero parang kasi dito parang marami na yung malalaki. So, ang queen dyan ay yung merong circular na likod. So, yun nasa upper part. Ayun, nasa upper part. Yung circular structure na yun, dun nakakontain yung muscle na ano, na nagpa-power dati sa ano, sa wings niya. Kaya merong circular na structure dun. So, yun yung mag-i-indicate na siya ay isang queen. Kasi dati siyang merong ano,
merong wings. And yung structure na yun yung ano, pinagkakabitan ng wings. Next, sir. Diyan, sir, na-identify mo ba kung sino yung dito, queen? Sobrang hirap na neto tingnan. Oh, yan. So, tingnan nyo ulit yung may circular na ano, na likod. So, siya yung queen. So, it, so di, siya yung, sa case dito, sino siya? Yung may, may parang may kagat na egg? Hindi. Yung nasa katabi left niya. Side. Nasa left side. Okay. In the, nasa gitna. Okay. Yung may circular na ano, na batok. Okay, so yan, yan naman yung ano, mahihirap ma-identify. Yes, sila yung mga semi-claustral. Yung sinasabi, yung sinabi na mention natin na nakaraan na ano, na nagpo-forage yung queen. Yung lumalabas siya. So next, sir. Ayan, sir, na-identify nyo. Dito rin, hindi. Ayan, sir, yun pa rin, yung may circular, nasa right side naman. Circular yung batok niya. So ito, claustral rin to. Semi-claustral din siya, sir. Semi-claustral rin. Mm. Next. So yun, ang nuptial flight, kadalasan siyang, kaya siya nagaganap ng May to June kasi yun yung beginning ng ano ng rainy season. So kailangan nila yung rain para ano, para ano, i-soften yung lupa, para palambutin yung ano, yung lupa kasi doon sila magdidig. So kapag umulan ng malakas, tapos since kakatapos lang ng tag-araw, nagkakaroon ng ano, ng warm tsaka humid na temperature sa ano, sa paligid, which is kailangan nila para ano, para makalipad. Next, sir. Okay, yun. Pag mag-aabang ka din ng queens, so kailangan gabi, tsaka dapat visible yung moon, tsaka yung star. Kasi ang mga ants ay ang mga alates ay nocturnal creature, so tagabi sila lalabas talaga. Next, sir. So yun, kaya sila kailangan visible yung moon and stars kasi yung mga alate ay nagna-navigate using the moon and the stars, which is what you call ano, transverse orientation. So they use the moon and the stars para ano, i-map yung paligid nila. So ang pinaka ama, kung napanood niyo yung Moana, yung ginawa ni Maui, yung sinusukat niya yung mga stars tsaka yung buwan para malaman kung nasa na sila sa dagat. So that's an example of transverse orientation. Yun yung ginagamit ng mga alates para ano, mag-navigate sa gabi. Next, sir. Yan. So ang transverse orientation ay isang klase ng ano, ng phototaxis. Ang mga alates ay positively phototactic na ano, na insect, meaning na ano, na lumalapit sila sa light, lumalapit sila sa light source. Kasi ano, napagkakamalan nila yung mga light na ano, na moon tsaka star. Kaya na-attract sila sa ano, sa mga light sources natin. Ngayon, kapag maghahanap ka ng queen mo, priority mo puntahan yung mga ano, yung mga hindi LED na light, kagaya ng mga fluorescent light. Kasi ano, ang mga ants din kasi insect sila na ano, na ginagamit nila yung ano, yung nire-reflect na ultraviolet light ng mga halaman para mag-navigate din. Eh yung mga ano kasi, yung mga LED light kasi walang ini-emit na UV radiation, UV ultraviolet frequency, kaya di sila ganun na-attract doon. So next, sir. Isa din sa cue o sa mga sign na merong nagaganap na nuptial flight is yung presence ng mga predator. So kadalasan pag may pag maraming lizard sa ilaw, ibig sabihin ano,
may ano may mga may magaganap na ano na shot light. Ang mga predators kasi in tune din sila sa ano, nakatono din sila kung kailan lalabas yung mga prey nila, which is yung mga alates nga. So yung mga ants, nagpo-produce sila ng sobrang dami talaga. Balik, back nyo, sir. Yan. Ayan, so makikita nyo, sobrang dami talaga nila mag-reproduce ng mga alates. Kasi ginagawa nila yan para ano, i-overwhelm yung predator nila. Baga, mabusog na kayo, manawa kayo. Para ano, para yung iba makasurvive, mag-found ng colony. Tsaka ginagawa din nila yung ganyang karami kasi nga, univoltine sila. Once a year lang sila kung mag-reproduce. So, ano, ima-maximize na nila dyan yung ano nila, yung investment nila para sa ano, sa next generation nila. So, kaya yun, ganyan sila karami talaga. Kasi nga, ano, kailangan may matira talaga para sa ano, na magpa-found ng colony. Okay, so next. Okay, so during that flight, so ayun nga, mangyayari ang mating. Ang mga males ay basically sperm missiles lang sila. So ang trabaho lang talaga nila is i-inseminate yung mga ano, yung mga female na alate. So si female alate may ikipag-mate siya sa multiple na male. And then from those multiple male, yung sperm na makukuha niya is i-stack niya na sa ano niya, sa gaster niya. Tapos lifetime niya na yun magagamit. Tapos yung mga males, magda-die off na lang sila. Tapos nun, si female, after no mating, ayun, babaklasin niya yung ano niya, wings niya, which is, ayun nga, yung process ng ano, ng dealation. Next, sir. So, after nung dealation, ayun na, mag-undergo na sila ng colony founding, which is yun yung ano, sa wild, ang ginagawa nila is magdidig sila ng ano, ng chamber sa ilalim ng lupa, and then, ayun, dun sila mag-e-egg. Then, ang tawag sa chamber na yun is ano, claustral cell. Isisil niya yung sarili niya doon, sasaraduhan niya yung sarili niya doon, magkukulong siya doon. Kasi ano, meron siyang ano, fat deposit doon sa likod niya. Yung sinasabi ko kaganina na ano, na parang circular structure, yung pinagkakabitan ng wings ng ano, ng alate. So, yung muscle na ano, na nagpa-power doon sa wings na yun, since di nila kailangan yun, dinidissolve yun ng queen, and then yun yung pinapakain niya sa ano, sa mga anak niya. Kaya hindi niya na kailangan lumabas para ano, maghanap ng pagkain. So kaya nakakulong na lang siya dun sa claustral cell niya. And then ayun nga, pag nag-develop na yung mga youngs niya at lumabas na yung ano, lumabas na yung unang batch. Yung unang batch medyo maliliit sila, kung tawagin ay ano, nanitics, kasi gawa lang siya sa ano, sa nutrients na pinroduce ng queen, kaya medyo maliliit sila, so di sila ganong develop, pero ano, sila enough na sila para ano, mag-start para sa ano, sa colony nila. So sila yung unang magfo-forage, sila yung unang maghahanap ng pagkain para sa queen, yung mga nanny ticks. Sir, nakita mo yung mga nag-questions? Oh, sir, acknowledge muna natin. Later na lang. Acknowledge na natin ngayon, sir. Oh, sige, go. Ilan po ba yung nagtanong, sir? Tawag dito, nakikita, nababasa mo siya, hindi? Nababasa ko naman. Yun, yung wait unang, down. May question dito kasi about yung, niya, paano mawala daw yung langgam sa house? Kasi nakaka-perwisyo. On your part. So, ayun nga. So if you want to eliminate the ant, so ayun nga, kanina ko pa sinasabi, kagaya ng mga sinabi namin nung nakaraang session, tsaka ngayon, ang nagre-reproduce lang sa kanila is yung queen.
So in order for you to eliminate the ant, you have to to kill the queen para wala nang mag-reproduce sa kanila. So next. And ito sir, yan, colony ba yung ants? Dito tumitira sila sa loob ng box at maraming white na malagkit at napulbos. Ano to, anay? Wait lang sir. Hindi ko sure kung ano yung dinidescribe niya, pero may mga ants na na tumitira sa mga box. Pero yung white na parang pulbos, baka ang tinutukoy niya is yung mga brood nila, yung daladala nilang egg, tsaka mga larva. Baka. Anyway, yun then pa lang naman ang question. Yung opinion ko naman dun sa sa pagpatay, since karami, as in lagi naman mga invasive species yun nasa bahay natin. So, pag in-eliminate mo yun, nakatulong ka pa sa sa environment. Ito yung napag-usapan natin last week no, ng mga invasive species na napupunta ngayon sa mga neighbors. Kasi kadalasan kasama sila ng tao talaga kasi nagre-rely sila sa basura natin Ako basically kasi sa akin ang opinion ko naman sa ganyan, as long as meron kasi silang makakain sa bahay nyo sa within the area, mag-exist ang langgam. Tama ba ako, sir? Lalo na yung mga mga invasive species talaga na yun kasi built. Kaya sila nag-thrive dito kasi walang kumakain sa kanila. Wala silang, wala na nakikipag-compete sa kanila. Walang natural predator, no? Yung question ni ma'am na sino, so paano po mapapatay? So basically, isa question ni ma'am na sa paano mapapatay yung queen, basically hahanapin mo talaga yung queen, no? Kailangan mong buksan talaga yung nest nila. And then aim for the queen para ma-eliminate mo sila. Kasi kung workers lang yung papatay mo, papalitan lang yun ni queen. Yan. So, proceed na tayo, sir. Okay. So, ayun. Colony founding naman sa captive. Ito na yung artificial setups. So, ayun. Sa test, ito yung tinatawag na test tube setup. Ang iniimitate ng test tube setup is yung claustral cell na ginagawa ng queen sa ilalim ng lupa. So, ang mga parts niya, ayan. Yung unang cotton, which is yung cotton blocker. Yung second is yung blocker naman siya ng water. So, kailangan mayroong water reserve dun sa likod, sa pinakadulo ng test tube kasi yun yung habang nagko-contact siya dun sa may cotton na naka-block sa kanya, yung cotton na yun may, and since basa siya, may kine-create siya na moisture, at since naka-block yung entrance ng ng test tube, nagkakaroon ng ng humid temperature dun sa humid environment dun sa loob ng test tube, which is yung mga favorable sa mga langgam sa founding queen. So ayan yung kailangan na setup ng mga queens para ma-raise mo sila sa captivity. Next. Okay, so yung paggawa naman yan, ayun, basically lalagyan mo lang ng tubig si test tube, itutulak mo si cotton, and then yun na. Next, sir. So, yun, pwede kang mag-incorporate ng wood tsaka ng soil sa mga test tube setup mo. Depende sa demand ng species na meron ka. So, yun, gaya nung minention ko last session, before you raise the ant, dapat alam mo muna kung anong species siya para alam mo yung demands niya. Next, sir. Okay, so ayan. Sa kagaya ng nangyayari sa wild setup, ayun, magde-develop yung mga
yangs ng ni Queen dyan sa loob ng test tube setup hanggang sa dumami na sila. Next. Okay, so ayan. Yun yung setup kanina para sa mga Claustral Queen since di sila lalabas kapag habang di pa dumadating yung ano nila. Unang batch ng workers nila which is yung nanitics. Ngayon, proceed naman tayo sa kung ano, kung anong setup para sa mga semi-claustral queen. So, next. So, ayan ang setup para sa mga semi-claustral queen. So, ang tawag dyan ay tub and tubes. Basically, a test tube siya na nasa isang container na may space sa labas para ano gumala yung semi-claustral na queen. So, kaya siya tinawag ng semi-claustral kasi iniiwan niya yung ano niya, yung claustral cell niya para mag-hunt ng pagkain. And then ayan, kailangan ka mag-provide ng ganyang space para sa kanya para ma-simulate yung ano, yung hunting behavior niya. At saka yun at ginan lang talaga ang way niya para ano, para erase yung ano niya, yung first egg niya eh, yung first young niya. So next. So kung wala kang mga malaking container, pwede mo na lang isaksak yung test tube sa ano sa maliit na container and then sa labas mo mapakainin yung mga ano yung mga semi-claustral na queen. Okay, next sir. Ayun, pagka ano na, kapag marami na, rumami na yung ants mo. Ayun na, dun muna sila ililipat sa mga bigger setups. So, meron tayong mga tinatawag na formicarium. Ito yung mga artificial nest na pwede nating gawin. Pwede din nating bilhin online. So, meron din naman tayong mga naturalistic na setup, which is yung mga terrarium. So, ayun, kailangan, depende pa rin sa species na meron ka kung saang setup sila, ano, saang setup sila dapat. Kung pang formicarium ba o kung pang terrarium ba. Depende sa species. Next, sir. Okay, so, ayun. Ano bang benefits na nakukuha sa pag, ano, sa pag-unkeeping? So, maganda to para sa mga, ano, sa mga bata na need maturuan ng responsibility. Kasi, ano, pag meron kang, ano, ang alaga na ants, so, kailangan mo silang i-manage eh. Kailangan mo silang alagaan. So, hindi sila pwedeng, ano, papabayaan mo na lang kasi, lalo na yung structure nila na meron silang parang pinaka-leader, may pinaka-important member sila, which is yung queen. So, nade-develop yung, ano, yung management skills mo, yung responsibility mo na hindi mo sila pwedeng iwan. Ayun, tapos ano, isa sa mga benefits nito, ayun nga, nagkakaroon ka ng knowledge kasi ano, naiintindihan mo yung ano, yung relationship nila sa environment, tapos yung biology din nila pag-aaralan mo kasi malaki yung ano yung relationship nila sa environment. Kagaya nga lang ng ano, yun nga, kailangan nila ng moons, ng stars, ng rain bago sila mag-react. So, ayun. Ayun, nag-i-induce din siya ng sense of peace kasi ano, kung nakikita mo sila na nagpo-forage, doing their things, kung ano-ano pinagagagawa nila, nakikita mo yung ano, yung peace of nature sa bahay mo. Which is same feeling yun kapag umuwi ka ng probinsya, di ba? Ang sarap sa pakiramdam kasi nakita mo yung nature. So, ayun yung makikita mo sa ants na nakakakita ka ng piece of nature. Kaya yun, nakakagaan siya ng, ano, ng utak, so nakaka-relieve ng stress. Tsaka ano, ayun, kapag ka nag-aalaga ka din ng native na species ng ants, tinutulungan mo yung species nila na magparami, na mag-propagate. That's if ma-release mo siya kapag ka nagpo-produce na siya ng ano, ng reproductive niya. Tsaka ano, kapag kami alaga ka din na invasive species, so ayun nga, 'di ba? Demand nila yung ano, yung specific environmental cues para mag-reproduce.
So kapag nasa captivity yung mga invasive species, hindi sila exposed sa ano sa environmental cues. So hindi sila nakakapag ano, nakakapag nuptial flight. So ang ending ano, nasasayang lang yung mga reproductives nila. So yun, hindi at napeprevent mo sila para ano, magpropagate sa wild. So Sir Franz, so basically ant-keeping is parang having pets talaga, no? Mm. Kasi nare-require niya na parang yun, yung in terms of responsibility as regular pets kasi kailangan magpakain, maglinis, i-monitor yung temperature yes, minsan, yes. Especially on this part kasi terrarium to. So in terms of knowledge, ganyan rin sa pets, ganyan rin eh, no? Pag nag-alaga, kailangan pag-aralan mo rin talaga. And especially doon sa sinasabi mo kanina, nag-induce yun ng sense of peace. Siguro best trend sa mga existing na natin na viewers na may pets, yan yung feeling mo na kapag kunyari pag umuwi ka, sinasalubong ka ng aso mo, or feeling mo pag tingin mo sa aquarium, yung aquarium nyo na puno ng isda, kung ano yung peace na naramdaman nyo, parang ganito rin yung napoprovide ng ant-keeping, sir, no? Yes. Sir, we have a question from Miss Maria Carmela Ayadna. So I remember this name. So parang viewer rin natin to last week. Paano daw ginagawa yung formi? Formicarium. Ito yung kanina, wait. Balik natin sa presentation. Yan yung formicarium. So ito, na-mention nyo, may mga for sale na ganito, sir, di ba? Oh, may mga for sale yun sa online. Sa Shopee. Ngayon, kung gagawin siya, from what I know, na-mention mo rin siya last time. So, parang they could use yung mga aquariums na pang beta. Tama? Mga maliliit na aquariums. Maliliit na aquariums. Then, ano to? Ano to? Wood or cemento? Yan ay grout. Yung pang cemento ng tiles. So, okay. Diyan yung ayun yung ginagamit na pang mold ng mga ants sa mga ganyan na artificial na ano na setups. Sir Franz, basically ayun. Itong nasa picture na may mga parang butas-butas. Ano to? Ginawa na to ng ants o ikaw mismo magpo-provide ng parang hindi nila kayang i-carve yung ano grout. So ang mangyayari talaga ikaw ang magi-design yung structure ng nest. Okay. And we also have a question from John Dave Adamero. Yan. Do's and don'ts. Ito sa do's and don'ts ng pag-keep ng ants. Actually, last week ata napag-usapan natin to, sir, no? So, kay Sir John, pwede mong panoorin din yung isa naming episode, yung nauna naming episode last week ng Thursday rin. So, para updated rin kayo doon. Medyo mahaba kasi yan. So, pwede mong panoorin doon. Then, si Sir John Eli Silvero Orlasan, pag semi-claustral po ba, dapat nakabukas lang po test tube? Yes, kasi ayun nga yung ini-imitate mo, yung claustral cell niya, which is yun yung test tube. So, kailangan makabalik siya doon. Kasi lalo na kapag nandun yung ano niya, yung mga young niya, okay. Mga eggs niya kung nandun. Kailangan makabalik siya dun. Yun. So, yeah. So, dito na tayo, sir, sa awareness. So, ayun. Samantalain ko na itong opportunity para sa mga ano, sa mga keeper na meron, may alaga na talaga. So, i-spread ko na yung awareness. Na which is advocacy din ng group namin. So, ayun. Ayun, so una-una is do not take nature for granted. So, ayun, kaganina na natalakay naman na once a year lang mag-reproduce ang ants. Tapos ano pa, may mga dinedemand pa sila ng specific environmental cues bago sila mag-reproduce. So, hindi natin sila pwedeng kunin ng kunin na lang. Kasi, kapag ka nawala yung colony sa isang lugar, next year ng season, wala nang magpo-produce ng alates. So, kailangan dapat, ang kukunin lang talaga natin is yung mga alates na lumilipad. So, kumbaga,
pipitas ka lang ng bunga, hindi mo kukunin yung ano, yung buong puno. Tsaka ayun, since kailangan din nila ng environmental cues, tsaka once a year lang, hindi mo sila ano, hindi mo sila mabibreed sa captivity talaga. So we should be responsible on extracting them sa wild. Hindi kagaya sila ng ang ibang insect na ano na pwede mong i-breed sa captivity, na kapag ka na-decimate yung population sa wild, pwede kang kumuha ng pang-replace sa captivity, like yung mga breeding centers, mga rescue centers, rehabilitation centers, na ayun na nabibreed nila in captivity yung ibang animals. Ang ants kasi hindi. So kapag naabuso sila, na kinuha sila ng kinuha, mahirapan sila mag-bounce back kasi nga ano, complex yung reproduction nila, yung cycle nila. Ayun, knowledge is power and power is responsibility. Yun nga, with great power comes great responsibility nga. Since alam mo yung role nila, alam mo you know how they work, ano, kailangan ituro mo yun sa iba na ituro mo yung importance nila, yung ituro mo kung paano ma-understand yung relationship nila sa nature, tsaka yung relationship nila sa'yo. O ano ba, hindi ka dapat kasi talaga ano, hindi talaga sila dapat talaga na sa subject sa ano, sa mga ayun nga, sa animal trafficking tsaka sa black market, kasi nga i-exploit yan hanggat merong bibili niyan. So kailangan ano, may knowledge ka, kasi habang ine-exploit yung ano, yung ganyang kind ng insect, pwede kang i-scam eh. Pwede kang i-scam nang i-scam lang. Habang kunyari ano, kuha ako ng alate na hindi naman mated, gugupitin ko yung pakpak, kunyari queen na yon. Pwede ko nang, tapos pupulot na lang ako ng mga kung ano-anong worker, tapos pwede ko nang ibenta sa iyo. So that's exploitation, tsaka ano, may scam ka lang. So the more na nagkakaroon ng mga ganun tao, ano, the more na na-fuel yung trafficking ng species tsaka yung black market. So kailangan meron talaga tayong knowledge para ano, alam natin na hindi dapat bilhin to, hindi dapat kinukuha to ng ganito, mali yung paraan ng pagkuha dito. Because there's something wrong with this and ano, hindi siya dapat gawin talaga. Kasi ano eh, yung ganung mga practice, it could somehow ano, sabi natin, ano, konti lang gumagawa, pero sa konti na yan, ano eh, dadami yan eh. So, actually, nag-guess ko yung idea nyo, sir, na, kasi once rin na makita nila ng opportunity na may bumibili, magbebenta sila. Tama naman ako, diba? Nga, so, parang, diba, ano, one year lang, once a year lang mag-reproduce, so, the rest of the year, saan ka kukuha? Diba? Kukunin mo na yung mga mother colony sa wild. So, mangyayari, maki-clear out yung nasa area na population. Kasi yun na mention mo sa unang points mo, sir, na do not take nature for granted. Kasi since na mention mo yun, and ang advocacy nyo rin is yung ito nga, yung sa last part na not to fuel trafficking of species and yung black market. Tawag dito, kasi may special role sila sa ecosystem natin eh. So most likely sinasabi mo na kung nangyari uubusin sila na nasa isang certain area, wala na silang way mag-reproduce kasi nga once a year lang, di ba? Tama naman ako, sir? Yes, once a year lang. So once a year lang. So kung uubusin mo sila sa natural setup nila, wala na silang way mag reproduce next year kasi wala na yung... Anyway, sir, may question si Sir Luis Aurelio. May na-try na nakapag-breed ng SGEM. Not familiar kasi.
sa question eh. So, baka ma-address yung sir. Hindi ko mag-gets. Pero siguro, ewan ko, sinasabi niyang naka-breed in captivity. Ano ba yung S-gem, sir? Ayun yung red fire ants, yung solid, okay. Yung mga masasakit mga agat na pula. Oh, yung sabi mong invasive species. So baka ang sinasabi niya is may naka-trigger ng nuptial flight sa captive setup ng mga ng Solenopsis germinata. So possible na ma-trigger yung nuptial flight nila sa captivity basta ma-meet yung ano, yung environmental condition, basta ma-expose sila sa environmental cues na demand nila para sa nuptial flight, which is yung mga na-mention ko kaganina. So kapag ka bumaba ang atmosphere, atmospheric level sa ano, sa isang area, so ang nangyayari, tumataas yung humidity natin, tsaka medyo umiinit. Sinasabi natin, naaamoy natin yung ulan, which is, ayun, bumababa yung ano, ozone yun. So yun, nakaka-trigger din ng nuptial flight ng langgam yun. So kapag yung ozone na yun pumasok, naramdaman hanggang sa loob ng bahay nyo, tapos may alaga ka sa loob. Ayun, magti-trigger yung nuptial flight nila. At saka baka yun yung sinasabi nilang nakatry na mag-breed. Na sir, ito yung sabi ni sir, ano, nag-comment si Sir Luis Aurelio ulit, na parang, parang ang sample niya is dalawang colony daw. Colony A and colony B. So ayun. Ayun nga, basta ma-expose sila sa ano, sa specific na environmental cues na kailangan nila para ma-trigger yung mga alates na mag-nuptial flight. Mag-nuptial flight at mag-nuptial flight sila. At mag-mate. Basta yung requirement nila sa nature is existing. Ma-meet. Present talaga. Lalo na kasi yung kaya naging successful ang ano, ang SGM na mag-invade dito is ano, hindi siya ganun ka-strict sa ano, sa environmental demand. Kumbaga basta may maramdaman siya na cue, na opportunity na mag-nuptial flight, mag-nuptial flight at mag-nuptial flight sila. Kasi hindi lang sila once a year mag-produce ng alates eh. Whole year round nagpo-produce sila ng alates. So medyo iba yung behavior nila. Tapos sir, may question si Ms. Maria Carmela Ayad na uli na anong pwedeng food sa Clostral SP? So, does it mean pala na every species may required food pa to? Hindi ko ma-decode yung tanong kasi ano, napakaraming Clostral ano, species eh. Tsaka so, Clostral species na queen. O yung say Clostral, ano, you refer to the founding type, founding strategy nung ano, nung queen. So ang mga Clostral na queen, hindi sila kakain during that stage. Kasi when you say Clostral, it comes from the word ano, Clostral cell, which is yung kung saan sila nagkukulong para ano, para simulan yung colony nila. Hindi lumalabas yung mga Clostral queen. Kaya hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niyang pagkain kasi hindi naman kumakain si Clostral Queen. Okay. So for Miss Maria Carmela Yad na yun nga, yun yung answer ni Sir. Pero ito nga, may follow-up question si Miss Carmela na how about daw yung semi? Baka yan yung ano, yan yung pag semi-clostral daw, anong food ng semi-clostral? So, sa mga semi-clostral food, so ayun nga, maliliit lang na insect. So, pwede tayong mag-set up ng mga fly trap. Pwede natin yun ipakain sa kanila. Kung may mga termite trails sa bahay nyo, pwede kayong mag-extract ng mga worker termites, which is yung mga pinakpaborito ng mga semi-clostral species, yung mga termites. Tsaka, ano din, yung itlog din ng ipis, pwede nyo ipahatch, tapos yung mga young ng ipis na lalabas doon, ayun, pwede nyo ipakain yun. Pag nagwawalis kayo, makakawalis kayo ng itlog ng ipis eh. Itong mga different species ng ants, may required food pa pala sila.
Halimbawa, yung mga terrestrial, yung mga nasa lupa lang na ants, mahilig sila sa mga karne since yun yung kadalasang nakukuha nila sa ano sa lupa. Mga patay na hayop, patay na insekto. So yun ang ano, yun ang nature nila na ipaprocess. Tapos ang mga arboreal naman na species, since nasa taas sila ng puno, mga demand nila is yung mga nectar, yung mga pollen, mga fruits, yun yung source of foods naman nila. So kailangan, so ibig sabihin, kailangan mo nga talaga pag-aralan kasi hindi to yung, ako kasi basically ang pagkakaintindi ko lang kahit nung last week, in terms of food, parang kunyari, biskuit lang, lagyan mo, chichiria, sukal, basically, yung mag-alam mong yung mga nilalanggam sa bahay mo. Nilalanggam. Oo, so ngayon pala, may mga specific pala to, may mga required palang food rin for them. Tsaka, yung mga ano, yung sinasabi mo na kung ano yung nilalanggam, yung ipapakain, ano, nag-work lang yan sa mga ano, sa mga invasive species. Pero yung mga native species natin, may mga specific requirements talaga sila. Ah, okay. So kay si Sir Denden Aleo Santos, gaano po dapat kalaki yung ipapakain sa mga queens? So ano sir, kasi na-mention mo kanina, depende sa queen eh. Kasi kung claustral yung queen, hindi naman sila kumakain. Kung semi-claustral, basta mga maliliit lang. O yung kaya nilang iuwi sa ano nila. Kaya nilang bitbitin. Sa claustral chamber nila, oo. Sige. Anyway sir, dito sa part ng presentation ko, may gusto ko i-discuss on next ano na tayo. Actually last na 'yan. So ah, last slide to. Natin yung mga tanong. Ikaw sir, kung may mga tanong pa din. Yun. So last slide na pala ni sir ano to, sir Franz. So tawag dito 'yan. So for our viewers, if you have questions dun sa topic sa presentation ni sir, so ito na yung time na pwede nyo i-drop yung mga comments nyo para at least mapag-usapan na natin yan. At ma-address na ni sir, kung kaya naman ni sir i-address yung questions nyo, pwede nyo na i-drop yung comments nyo about the topic. So, sir, on my part, so ngayon, kung maghahanap ka ng queen mo ngayon and mag-start ka ng colony, ito ba yung season na perfect timing para maghanap doon? Oh, kasi ano pa ngayon, umpisa pa lang ng ano ng rainy season, which is ito yung kasagsagan ng ano ng nuptial flight talaga ng ano, karamihan sa mga species. Actually, good thing nga na nabanggit mo 'yan kasi minsan nakakatawa eh kasi normally may season talaga lalo ng mga ganitong part na dumadami yung gamo-gamo. Sa yung mga mapapansin mo yung ilaw mo sa garahe, sa labas ng bahay, o kahit yung mga street light, maraming gamo-gamo. Normally, may mga times pa talaga na sobrang dami talaga. Kunyari sa garahe. Ako, na-experience ko yung madalas eh. So, minsan ang comment ng ibang tao, may bagyo, may sako ng mangyayari o mga ganyan na re-relate sa ganun. So, ibig sabihin pala, ito yung season talaga nila. Kaya pala nagkakaroon ng ganito. Oh, kaya sinasabi nilang may bagyo kasi nga, ayun nga, na-recall ko kanina, tinitrigger yun ng ano, ng temperature na kinukos ng ano, ng ulan. Oh, so kumbaga yun yung requirement nila, no? Namimit ni nature yung requirement nila. Oh, so di lang ants, kundi ano, karamihan sa mga insects talaga. Ito ang ano nila, ang mating season nila. Kasi ang next ng rainy season is cold season na. So, lahat naman siguro ng organism nare-repel ng cold. So, hindi sila pwedeng mag-reproduce doon. Next naman ng cold season is yung sa ano na dry season na, which is ire-repel din ulit yung ano, mga organism kasi nga sobrang init. So, ang opportunity lang talaga is yung katapusan ng tag-araw at saka umpisa na ng tag-ulan. So, yun ang pinaka-window ng mga species para ano, para mag-reproduce. Hindi lang insects, kundi ano din, pati ibang animals din na nagre-rely sa mga insects. Ngayon, sir, kasi predator. Oh, ngayon, sir, kanina, na kasi advocate kayo ng ant-keeping. So, most likely, kanina may nag-pop na question kay Miss Carmela, na ay kay Miss Janelle, na kung paano pumatay. Kasi parang medyo perwisyo daw sa bahay nila.
So sa itong part na to, nag-suggest ka kung paano sila papatayin. So yes, gusto ko lang i-clear. Okay kayo sa ganun? Oh yes, okay naman since ano sila, since ayun nga mga invasive species yung papatayin. Pero kung native species sila, I suggest na ano, alinisin niyo na lang yung ano niyo, yung bahay niyo para walang ano, para walang source sila ng pagkain, kasi hindi yan mag-e-exist nang wala silang source ng pagkain eh. Is either yung basurahan niyo hindi maayos, yung hindi malinis yung mesa. Okay, yan. Ganun. Ngayon kasi tawag kasi, dito good thing na bang good thing yun nga, okay, good thing na ang response nyo is okay kasi yung mga invasive species na naman to. So most likely ito yung mo consider natin na peste. Oh, peste talaga. So kung peste yan. Pero pag yung mga nasa puno, like yung ano, yung antik na gumagawa ng bahay na dahon, beneficial sila para sa puno. Sila yung natural pest deterrent ng puno. Kasi nga, na-mention ko, di ba, last time na-mention ko na minamaximize nila yung territory nila. So, territory nila yung puno na yun, walang ibang pest, walang ibang insect na pwedeng makalapit dun. Dahil, ano, dahil sa kanila na pinoprotektahan yung, ano, yung puno. So, tawag dito, kung nakahuli ka ng mga, ano, Asian weaver ants, yung mga arboreal na species, pag hindi mo na kayang i-contain, hindi mo na kayang alagaan, pwede mo i-release sa puno nyo na ano pa, hindi mo na kailangan mag-spray ng pesticide kasi may magre-repel na automatic. So yun nga yung sinasabi nyo, sir. Kumbaga parang may mga specific species na may specific rules talaga. So kung nandun sila sa lugar na andun talaga yung specific rules nila, hindi sila invasive, hindi sila pest, kasi yes. Natural sila dun sa ecosystem na yun. Ngayon, kung yung species na nasa bahay nyo is na, hindi naman talaga dapat na nasa bahay nyo. So ito yung mga invasive and okay lang to patayin. Kasi nga eventually kung probayaan mo talaga, mas magiging malaki yung damage nito sa inyo, no? Tsaka kung mapapansin mo, nasa ano talaga sila, nasa bahayan. Kasi ano, reliant sila sa basura natin talaga eh. Oo. So, for our viewers na, kumbaga, kasi siyempre narinig nyo sa amin kung ano yung mga invasive and natural, malalaman nyo yan kasi itong research talaga. So, kasi kung iisa-isayin natin yan dito kung paano natin malalaman kung sino yung invasive. Depende kasi yan sa lugar, di ba, sir? Actually, sa buong Pilipinas na siya na-record eh, yung, ano, yung 6 ata o 7 na species. So, pwede na lang research basta nasa bahay. Basta nasa bahay. O sige, ito. Kadalasan tawag natin sa kanilang langgam na tamis o langgam na itim. Yung mabibilis. So, yun. Invasive species yun. At saka basta nangangagat na nasa bahay nyo, na pula, ay invasive species yan. Okay. So, at saka yung mabaho na ano na type din, na madalas nagsuswimming sa kape, invasive species din yun. Kasi hindi dapat sila lumalangoy sa kape. Tama ba? Tama. Anyway, sir, may si Denden. Lumalasa sa kanin, lumalasa sa kape. Anyway, si Denden na Leo Santos, yun. Sir. Ito bata pa ata ito, yung nanonood sa atin. So, ano naman pong species ng langgam ang pinakamagandang alagaan for beginners? So, i-divide natin sa pinakamagandang species, tapos i-divide na lang natin sa for beginners. So, for beginners, I suggest yung mga nasa bahay nyo, alagaan nyo na lang, kunin nyo, para ma-contain sila, tsaka sila din yung pinaka-tolerant sa tao talaga eh, yung mga nasa bahay nyo na species. Tsaka sila yung available. Tsaka pag alaga nyo rin yung invasive species, pag na-contain nyo sila, successful nyo ma-contain, hindi sila makakapag-participate sa mating flights nila. Actually, maganda pala yung nabanggit nyo, sir, no? Kasi kung natural, kung nasa bahay nyo sila, tapos sila yung kinoconsider mong perwisyo o nakakapeste, and ilalagay mo sa isang terrarium or container or something, tapos mako-contain mo nga sila, hindi mo na sila paproblemahin kasi within that area lang sila, no? Mm.
Kumbaga hindi na sila makakalabas. Ngayon, kung doon sa mga bagong viewers natin, merong proper way kasi yan. It's, ang na-mention ni Sir last time, yung pinaka-lead o yung bunganga ng aquarium o terrarium na gagamitin mo, yung pinaka-exit point nun, papahiran mo it's either ng pulbos or oil. Mantika. Oh, yung mantika. Yun din, para kung ayaw nyo akyatin ng langgam yung ano nyo, yung mesa nyo, pwede nyo rin pahiran ng ano, ng oil mantika. Yung mga paa. Yung mga paa. Si Denden Alejo Santos. I'm not sure kasi yung nasa profile pic niya is bata. So or picture to ng anak niya. Pero ngayon kasi sa picture niyo bata pa po, bata siya or di ko sure nga. So kung may plan siya mag-alaga, mas maganda may guidance pa rin ng parents. And karamihan din sa mga ano na mga nag-explore na hobbies is mga bata talaga. Kasi yung mga bata ngayon ano na may access sila sa ano eh, sa mga ano eh, sa YouTube ganyan. Sa internet. Nila yung, ano, pero yun nga, kailangan ng hobby. Kailangan ng guidance ng adult pa rin kasi nga yun nga, tawag dito responsibility pa rin yun. At the same time, kung mali kasi yung maalagaan nila, baka mas, yun nga, makonsider na yung inaalagaan nila invasive, tas eventually mapakawalan, mas magkakos pa ng problem. So, kailangan may guidance pa rin ng nakatatanda. And again, si Sir Jen Eli, John Eli Silver Orlasan, pwede ba daw siya gumawa ng trap para makahuli ng queen? Actually, natural na na-trap yung mga ilaw natin sa labas since, ano, ina-attract niya yung, ano, yung mga queen. Pero merong way para may, ano, which is yun yung ano, lagyan mo siya ng tela na white kasi kapag ang light, ang ilaw kasi tumama sa white na ano na surface, nire-reflect niya yun. So ang nangyayari, yung light source mo nagmumukhang malaki. So mas malakas yung ano, mas malakas siyang mag-attract ng mga phototactic na insect. So, yung mga na-mention kanina, phototactic means ano na attract sa ilaw. So kasama sa mga ma-attract mo doon, syempre di lang naman alates yung ibang insects din, mga moth, mga beetles, ma-attract din doon. So may pagkain ka na, pagkain na rin yung ano mo. Yung alaga mo. Anyway, sir, may mga gusto kang habang nag-antay tayo ng ibang questions, sir, baka may mga gusto kong pasalamatan or i-promote para sa Antiping Community Philippines. Kung may mga activities kayo, pwede mo nang i-open up right now, sir. Okay, so sa mga aspiring na enthusiast na gustong pasukin yung Antiping hobby, so ang priority namin sa group namin is turuan kayo na essentials na kailangan nyo para sa ano, sa hobby na to. We don't disclose ano knowledge, but binibigay namin kung ano yung mga kailangan nyo talaga para ano, para ma-enjoy nyo yung hobby nyo, na maalagaan nyo ng maayos yung pet nyo, tsaka mag-guide kayo talaga sa productive na hobby kasi hindi lang to basta hobby. So kailangan may na-develop ka na something sa sarili mo, which is ayun yung pinoprovide ng group namin. Tsaka ayun, sa mga gustong mag-join sa group namin, so please visit Antkeeping Community Philippines na Facebook page. So kindly drop message lang dyan kung interested kayong sumali sa group namin. Diyan sa message, i-orient kayo about sa group namin, and then makakapag-join na kayo sa ano, sa mismong group namin. And then doon sa loob ng group, we are a group na based sa camaraderie and friendship. So trained ang mga members namin na i-guide kayo talaga. Kasi yun ang naging nature na ng group ng Antkeeping Community Philippines.
So, ayun, kung interested kayo, search nyo lang, sa FB. Then drop message lang. Tapos, nagpapasalamat ako sa mga, ayun, sa mga, ayun, patuloy na sumasali. May mga nagjo-join na naman sa group namin. And salamat at binigyan nyo ng opportunity AKCP para i-guide kayo. And then, sa mga members din, yan, na active, tsaka supportive sa mga programs namin. Sa last event, yan. Yung ano namin, yung event namin, sir, ano lang yun, tulong-tulong lang kami dun para maging possible na makasali dun sa ano, sa Farmer Summit. So, oh, yan, hopefully nga eh. Hopefully sana sooner magka-event na rin ulit eh. Ayan, so kung magkaka-event ulit, I'm inviting you guys na ayun, check us out kapag ka nandun kami. So, na makita nyo yung mga displays namin at ma-educate namin kayo actual. Actually, mas maganda rin yun kung sakaling okay na lahat. Kasi anyway, may mga ginagamit. Sige, sir. May mga ginagamit na kami ng equipments ngayon eh. May mga endoscope na kami na ginagamit. So, pwede nating masilip talaga yung knee sa loob ng ano ng colony nila using digital microscopes. Good. Anyway, last week kasi nagkaroon tayo ng raffle sponsored by Senorita Sari Sari Store, online Sari Sari Store and Happy for PH. Kung saan nag-pop tayo ng questions na ang sagot is replete. Na-announce na namin yung winners, which is si Miss Kerry Cari Luigi Del Monte, Diane Constantino, and Lian Del Monte. Actually, today, kanina pang umaga, on the way na ata yung mga prizes nyo from direct from our sponsors, Senoritas Sari Sari Store and Happy for PH. So, sobrang thank you doon sa dalawang sponsor natin. So, if ma-receive nyo po doon sa tatlong winners, sana matag nyo po kami kung sakali magpo-post kayo. Then, ayun nga, for our viewers, please, don't forget to like our page and like nyo rin yung page nila, sir, and Facebook groups nila. Kami, may Facebook groups rin tayo. The Startup Local Community. So, yung Startup Local Community is a platform for micro-enterprises, so mga innovators, mga startups. Andito kami para tumulong sa inyo. So, that's why we were asking our viewers and followers and mga existing followers and subscriber ng page natin na if you can help us reach 10,000 likes by the end of June, malaking tulong yan para mas maging broad yung reach natin for the next episodes, programs, events, collaborations, featured posts, vlogs, featured blogs. So whatever activities or workshops, na events na gagawin natin, mas magiging malaking tulong and mas magiging malaking reach natin kung medyo mas mataas yung following ng page natin. So if you can do yung invite friends to like this page na option, go to our page and punta kayo dun sa community part, then may button dun ng invite friends to like this page. Pag andun na kayo sa invite friends to like this page, click nyo lang yung lahat ng friends nyo, or click nyo yung all, then send to all. Mano-notify na yan silang lahat. So, yun nga, and good thing rin if magkakaroon kayo ng time rin na i-click rin yung see first or yung favorites, mas maganda rin para updated kayo sa latest uploads namin and updates namin. So, it will help a lot. Then, Sir Franz, yes. Question. Sa question ko lang rin, kasi since kanina may batang nagtatanong, ano yung pinaka-youngest na member nyo? Sino yung, merong kang idea kung ano yung age ng youngest members nyo? Nung member, sa ano, sa mga original members, ang youngest namin is I think 10. And then nung nandun kami sa Farmer Summit, may nagpunta na ano na 7 years old na ay nabinigyan niya namin ng ano ng founding queen, 7 years old. Kasama 7 years old nanay niya.
nanay niya. Kasi daw yung bata ay nahuhumaling sa mga ano sa pet keeping. Then isa yung aunt sa ano sa na na-amnesia. Tapos ayun. Bumili sila ng ano ng formicarium and then binigyan namin ng ano ng binigyan na lang namin ng founding queen. Founding queen. Then actually maganda kasi yan update, eh. Late sila update sila. Ang dami na daw eh na ayun nga daw na raise daw ng ano ng bata. Ayos ng bata. Oh. Actually yun nga maganda rin kasi talaga for kids ang pets kahit anong pets talaga kasi it will teach them discipline and responsibility kasi kailangan nilang pakiinin, kailangan nilang maglinis o linisin yung enclosure nila. So malaking tulong rin to sa para maging part ng upbringing ng bata eh. Kasi ako kasi malaki paniniwala ako na kapag yung bata mahilig sa hayop and animal lover, lalaki kasing compassionate yung bata eh. So actually good thing yun. No? So 7 years old ang pinakayang guest member ng Handkeeping Community Philippines. So most likely parang gusto ko siyang ma-meet kahit sa ganito lang, sa ganitong kahit via StreamYard lang, via video call lang para at least ma-share niya man lang yung ano no kung nanonood siya and yung parents niya, parang gusto ko siyang makausap para at least 'di ba may makausap naman tayo from the side ng mga newbie. So kung kumbaga dong mga members niyo na kamusta naman yung kung paano nila inumpisahan yung colony and colony nila at the same time ano yung naging resulta. So hopefully makausap natin yan para at least 'di ba mas ma-share natin yung story niya. So ayun, guys, if you have questions, pwede nyo pang i-pop para for the last 5 minutes or 10 minutes masagot pa natin yung mga questions nyo. So for the meantime, yun nga Sir Franz, sobrang thank you sa pag-share nyo ng knowledge nyo uli sa page namin. And I hope doon sa mga viewers natin may natutunan kayo. So, again, online pet, we are doing online pet and greet ngayon. Pero before kasi, we do pet and greet. So, actual events yan. So, sa mga malls and different locations, pupunta kami and ginagather namin yung mga different pet enthusiasts para i-feature yung mga hobby nila. And at the same time, we also invite mga micro-enterprises or micro-entrepreneurs na nasa pet industry o nag-offer ng products or services for pets. So that's why napanganak si Pet and Greet. So since moderated yung mga events ngayon, most likely hindi siya allowed, we launch yung online Pet and Greet. So through online Pet and Greet, magagawa natin ito. Mapag-usapan pa rin natin yung mga different hobby nyo in terms of pets. And we will also be featuring mga micro-enterprises that offers mga pet products and services. So if kayo ay nasa industry ng pets o pet enthusiasts kayo, pet groups katulad ng kanila, sir, you can message us on our Facebook page, the Startup Local, para ma-schedule natin kung ano yung available, para ma-set natin kung ano yung available na schedule for online pet and greet. Pero ang online pet and greet natin is every Friday 4 p.m. So actually, next week is open or vacant pa. Wala pa ata kami schedule for next week. So if meron sa inyo interested to be featured on our online pet and greet next week, message us. So kung may mga nanonood rin na crafter, it's every Thursday 4 p.m. rin. So kahapon yun. So next week ulit, meron tayong feature dyan. So pwede nyo akong message. And every Saturday, it's a start learning webisode. So pag-usapan natin dyan ay mga karagdagang kaalaman na makakatulong sa inyo in terms of business, health, and other topics. So tomorrow, ang guest natin was from Essence VCO. So kasi ngayon, medyo pinag-uusapan ngayon yung benefit ng VCO sa recovery ng mga patients under positive ng COVID-19. So bukas natin pag-uusapan yan. Guess natin yung isa sa mga kaibigan natin na micro-entrepreneur na ang products is VCO. So, yun. Kahapon kasi rin, meron kaming guest na polymer clay artist. So, meron siyang
pamimigay na character sa ML, not familiar kasi sa Mobile Legends. So naka-post naman na yun sa page namin. So kung gusto nyo mag-join doon, mag-aran yan hanggang June 30. So follow nyo lang yung yung mechanics para ma-qualify nyo. So ayan. Ayan yung post namin. Sa ayan yung pamimigay niya. Nasa 6 inches daw yan. Yung height niya, polymer clay lang rin yan. Then meron siyang kasamang moon na parang 8 inches. So, hanggang June 30, kung gusto niyo yan, follow niyo instruction kung paano kayo makasali. ML character yan. So, for sure, marami sa inyo dito sa followers natin na interested sa ganyan. So, nakapin yan sa, actually, nasa latest post yan ng page natin. So, ayun, meron tayong isang question pala kay Sir Jaciel Alianza. Ano ang pinakamagandang species ng ants? Bata rin to. So most likely marami tayong viewers na bata. Sir Franz, ano daw pinakamalaking species ng ants? Familiar kayo? Yes, familiar naman. Yun, may nagtanong eh. Bata rin to eh. Okay, sige. Ano, rinig ba ako, sir? Oo, rinig kita. Okay, so sa Philippines, ang pinakamalaki na recorded sa history is yung Dinomyrmex gigas. Ang laki ng, ang size ng queen niya is 37 millimeters, so roughly more than 1 inch, ganun siya kalaki. Laki. At ang mga workers niya ay maximum of 35 millimeter naman. Ganun siya kalaki. So last na record sa kanya is I think 1960s pa sa Mindanao. And then ang records ngayon is wala na. So endangered na ano to, extinct na. So either extinct o kaya na maliit na lang ang population nila sa Pilipinas. So that's, ayun nga yung sinasabi namin sa inyo na don't take nature for granted kasi nga na-extinct din ang ants. Akala mo lang marami sila pero hindi. Anyway, yun nga. Sir, may comment lang na napansin ko lang. Sir Luis Aurelio, parang gawa ni Lovely yung play. Yes po, si Miss Lovely po yung may gawa noon nung shinare kong photo kanina. So, kilala niyo pala siya. So, share niyo po yun. So, kung gusto niyo manalo noon, ang gagawin niyo lang is ilalike niyo yung page namin and page ni ma'am. Tapos, share niyo yung post tagging 5 of your friends. Tapos, share niyo lang kung bakit mahilig kayo sa mga handicraft. So, yeah. Siguro last question na natin to, sir, for this episode. Easy lang po ba gumawa ng DIY na formicarium? Okay, so ayun nga. Depende sa ano, sa type ng gagawin mo. Tsaka kung gaano kalaki. If maliit lang na formicarium, madali lang siya since mabilis lang din naman matuyo yung grout. Pero kapag ka mga wood nest ang gagawin mo, so lalagariin mo pa, lilihain mo pa, and then ikakarve mo pa. So mahirap siya gawin. Tsaka, ayun nga, sa mga natural setups din, medyo marami yung demand niya, lalo na sa lighting. Tsaka sa mga materials din. So, depende sa type ng formicarium na gagawin mo, kung madali siya o mahirap. Tsaka, depende sa size, no? Oo, sa size din. Ito na, isa, last na lang, sir, may humabol pa kasi. Anyway, parang nasagot naman na natin to kanina eh. Yung may species ba na, ito pala hindi recommended sa beginners. Okay. Ayun, yung mga semi-claustral na species. Kasi napaka-sensitive nila talagang erase, lalo na sa founding stage nila. Kahit sabihin mong ano, pinapakain sila, sensitive sila sa ano, sa disturbance. Kapag nagulo yung claustral cell nila, yung pinaka-pinaglalagyan ng broods nila, they would take it as a threat. So, kesa masayang yung brood nila,
akala nila kakainin ng predator. Gagawin sila na lang ang kakain sa brood nila. So, mangyayari, start ka sa umpisa. Kaya pag na-stress out pa yung queen, ayun, mamamatay siya. At saka, in all naman, ang hindi pang beginner ay yung mga, ano, yung mga Asian weaver ants, yung mga antik na nasa puno. Kasi ano, kailangan talaga nila ng puno. Hindi mo naman sila makokontain ng walang puno eh. So ayun ang pinaka hindi pang beginner talaga. Ayun. Anyway, so siguro yun yung last question natin for this episode. So yun nga, okay. Thank you again for Sir Franz para sa from Antkeeping Community Philippines for sharing your knowledge, and thank you rin doon sa mga tawag dito, sa mga nanonood lagi sa amin sa lahat ng live stream and webisodes na meron kami. Sobrang thank you, and I hope matulungan niyo nga kami to reach 10,000 likes by the end of June, para doon sa mga next episode, next projects natin, mas maganda na yung reach natin for our community. And doon sa mga na, kasi I usually, you know, receive messages from our followers kung saan nila mapapanood yung mga previous episode na hindi nila na napanood. Actually, naka-upload naman yan sa page natin, so tsagayin nyo lang i-browse yung videos part para makita nyo yung gusto nyo balik yung episode. And actually, this episode rin, automatic yan, masasave yan sa Facebook page natin. But sooner, si-set up namin yung Facebook, yung YouTube ko personally, tapos doon namin i-upload lahat ng mga previous episode para at least mas maging madali sa inyo manood ng mga previous episodes natin. So stay tuned lang kayo dyan kasi po-post naman namin yan. So again, maraming salamat for joining us for this online pet, second episode ng online pet and geek. So I hope to see you next week, Friday, 4 p.m. for another online pet and geek. So that's it. Maraming salamat po sa inyo and have a nice weekend. Sir, thank you. Mga papa-shoutout daw. Papa-shoutout, sir. Go. Okay, sige. Yung mga papa-shoutout dyan. Tsaka last message ko na lang. Okay. Shopee ba yan? Baka Shopee yan, sir. Shout-out. O, mga nagpapa-shoutout. Ito na, ulit nyo. Shout-out kay Gabriel Sabater from North Caloocan. Jan Eli Silverio Orlasan from Paranaque. Sasa Bentier from North Caloocan. Den Alejo Santos from Malabon. Simon Terence Bentier from North Caloocan. Jan Dave. Tsaka Christian Peralta. Tsaka kay Jahasel Alianza from Tagaytay. So, ayun guys, last message ko na lang. Sa mga nakapanood ng episode na ito, yung previous episode tsaka episode na to, ang basically na mga essential na needs nyo para sa hobby. So, if meron kayong kakilala na newbie na kailangan ma-enlighten about sa nuptial flight, I suggest na i-share nyo itong video na to kasi itong episode na to kasi ang nuptial flight ang pinaka-vital na malaman para sa ano, sa isang beginner na antkeeper. So, yun lang. Salamat sa inyo lahat, guys. Tsaka kay Sir Algemir. Salamat ulit sa ano, sa opportunity, sir. Thank you. Thank you, sir, ulit. Thank you. So, hopefully, ma-meet na po na kayo in person. So, ayun nga, again, yung batang 7 years old, kung nanonood ka, paalo pa sa parents mo, sana ma-invite ka namin dito. So, ayun, see you next Friday po for another pet and greet, online pet and greet. Pero tomorrow pala, 5 p.m. for Start Learning Series with Essence, kung saan pag-usapan natin ang benefit ng VCO on Virgin Coconut Oil. So, ayun, happy weekend sa inyong lahat. Maraming salamat. Sir Franz, thank you. Thank you then, sir.